Hi everyone, mapayapang Friday po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? I hope nasa mabuting kalagayan kayo saan mang parte kayo ng mundo ngayon. And happy weekend sa inyong lahat. At dun sa mga bago pa lang na nadalaw dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell at pakiclick nyo na rin yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. And again, huwag niyo po sanang kalimutang i-follow yung aking Facebook page na Chinoy Dubai. Naiuwi na sa Zamboanga City ang mga labi ni John Matthew Salilig. Samantala, yung anim na persons of interest na in-inquest ng ating kapulisan, inaresto na rin nila. Dahil ang nangyari, nung araw na kung saan ay nagkaroon sila ng inquest proceedings, lumitaw din si Roy de la Cruz, yung kasabayan ni John Matthew, sa initiation rites ng Tau Gamma Phi. At doon, positively na in-identify niya itong anim na ito na sangkot doon sa hazing. Kung kaya agad silang inaresto ng ating kapulisan at dinitain na ang anim na ito. And then kahapon, meron din isa na involved dito sa hazing na si Daniel Perry na sumuko kay Cavite Governor John Vic Remulla. Sinasabing ito si Daniel Perry ang master initiator doon sa initiation rites na naganap. Pag sinabing master initiator, ibig sabihin nito, siya yung nag-i-initiate or siya yung nagde-determine kung ilang palo ang ibibigay sa mga bagong recruits. At siya rin ang nangunguna sa ritual nila dito sa tinatawag na hazing. At itong si Daniel na sinasabing master initiator ay umamin din na isa siya sa mga nagbaon sa lupa nang wala ng buhay na si John Matthew. So sa ngayon, ayon sa balita, 17 ang involved dito sa hazing na ito. At pito na yung sumuko sa may 10 pang persons of interest na pinaghahanap ng ating kapulisan. Dito sa 7 persons of interest na ito na sumuko, posibleng pwedeng isa sa kanila ang maging state witness. Yan ay kung papasa sila sa pagiging state witness. Dahil alam natin, bago maging state witness, ang isang suspect, dapat siya yung least guilty sa nangyaring krimen. And at the same time, dapat yung hawak niyang testimonya ay napakalakas para ma-resolve yung kaso. Sa ngayon kasi, persons of interest pa lang yung mga tawag sa kanila dahil hindi pa naman sila na-charge dito sa ginagawang preliminary investigation kapag ka nakitaan ng probable cause yung complaint. That's the time na may aakyat na ito para tuluyan na silang sampahan ng kaso. Yung tatay naman ang isa sa mga persons of interest na kung saan ay sinampahan ng reklamong obstruction of justice ng ating kapulisan. Lumabas sa balita ngayon na ibinasura ng mga prosecutors ng ating Department of Justice ang reklamo. Dahil ayon nga sa kanilang resolution, hindi nila ito nakitaan ng probable cause para ituloy yung reklamong obstruction of justice dun sa tatay. Kumbaga, parang malabo na magkaroon ng conviction kung itutuloy pa yung reklamo. So malamang anytime pwede nang palayain yung tatay dahil sa kasalukuyan siya ay nakadetain din dahil inaresto rin siya ng pulis nung araw na nagresist siya para sana kunin ng ating kapulisan yung SUV na sinasabing ginamit at dun isinakay si John Matthew. At dahil sa mga developments na ito, sinasabi ng ating kapulisan na case closed na itong kaso ni John Matthew Salilig. Pag sinabing case closed, ibig sabihin nito na identify na nila ang lahat ng mga persons involved dito sa krimen na ito. Kasama na yung mga hindi pa lumilitaw at hindi pa nahuhuli. Pero hindi pa ito case solved dahil wala pa namang conviction o hatol. Masasabi ko rin maganda ang pag-handle ng PNP dito sa nangyaring ito dahil mabilis nilang natuko yung mga involved. At syempre pa, malaki rin yung naitulong ng mga taong involved na kusang sumuko sa ating kapulisan para mapagtibay ang kaso. Yung mga ginagawang investigasyon ng ating kapulisan, tulad ng pagsasagawa ng forensic examination doon sa sinasabing SUV at paghahalughog sa bahay kung saan sinasabing isinagawa yung initiation rites, ginagawa nila ito para mas makalikom pa sila ng mga ebidensya para lalong madiin yung mga involved sa kasong ito. Nang sa gayon, matatawag na isang airtight yung kaso. Pag sinabi nating airtight, ibig sabihin, pulido, malakas at detalyado ang mga ebidensya kapag kasinimula na yung kaso. At masisiguro na wala nang masisilip na butas sa mga ebidensya ang ipipresent nila sa korte. Kasi ang hahanapin ng ating korte para magkaroon ng conviction sa isang kaso, dapat it should be beyond reasonable doubt or walang bahid ni katiting na duda.
Nagkaroon din ng press conference ang PAO or ang Public Attorney's Office sa pangunguna ni Attorney Percy De Acosta. Ito naman yung tungkol sa isang hazing victim din na nangyari sa Cebu City, na kung saan ang involved naman dito ay yung Marine Engineering student na si Ronel Baguio. At nasabi nga ni Attorney Acosta na may ilan sa mga involved ang lumapit din sa PAO para humingi ng legal assistance. Pero mariin na tinanggihan ng PAO. At according nga kay Attorney Percy De Acosta, hindi nila pwedeng tanggapin ito dahil unang-una, conflict of interest ito. Ibig sabihin, hawak na nila yung kaso ng biktima ng Cebu. Pagkatapos, lalapitan pa sila nung mga itinuturong mga persons of interest sa kaso, edi kumbaga maglalaban-laban ang PAO versus PAO sa korte at hindi ito pwedeng mangyari. And besides, sabi nga ni Attorney Acosta, nauna nang lumapit sa kanila ang pamilya ng biktima. Ayon din kay Attorney Acosta, itong nangyari sa dalawang biktima ng hazing, makikita daw dito na hindi ito disgrasya o hindi ito aksidente kaya namatay yung mga biktima, kung hindi intentional ayon sa kanya. Kumbaga sinadya. Dahil nga makikita sa mga katawan nila yung sobra-sobrang pamamalong ginawa sa kanila. And at the same time, nagpakita na rin ng kahinaan itong mga biktima bago pa matapos yung kanilang hazing. Pero hindi pa rin tumigil yung mga initiators at tuloy-tuloy pa rin yung pamamalo sa kanila. Katulad na nangyari kay John Matthew. Ayon sa witness, nangyari ang hazing 1 PM up to 3 PM. Pero 7 PM na sila lumabas ng bahay. So sa 4 na oras na yun, siguro nakabulagta lang doon si John Matthew at hinang-hina pagkatapos ng hazing. E di sana kung ganun yung nangyari at siguradong nakita nila na nahihirapan na itong si John Matthew, sana isinugod na nila agad sa ospital. Malamang hindi pa ito namatay. Pero anong ginawa nila? Hinayaan nilang tumakbo yung oras habang naghihirap yung katawan ni John Matthew. Siguro din naisip nila na kung dadali nila sa ospital, mabibisto sila at damay-damay na ang mangyayari. Ayon din sa salaysay ng mga witnesses, makikita natin na pinagplanuhan nila ang pag-dispose sa bangkay ni John Matthew. Ibig sabihin, talagang plano nila na i-conceal o itago ang bangkay na siyang magiging ebidensya kung bakit namatay si John Matthew. In fact, ayon sa isang witness, pinagplanuhan pa nilang sunugin yung bangkay ni John Matthew. Ito daw ang dahilan kung bakit walang saplot nung matagpuan yung katawan ni John Matthew, dahil biglang nagbago yung plano nila na instead na sunugin nila yung bangkay, napagpasyahan nila na ibaw na lang ito sa lupa, sa isang bakanteng lupa sa Imus, Cavite. At lahat ng mga salaysay na ito, ito ay mga nagpapatunay na intentional yung lahat ng ginawa nila. Sinabi rin ni Attorney Acosta na dapat murder ang ikaso sa mga taong ito. Dahil lahat ng elemento para makonsider na isang murder ang isang krimen ay present dito sa mga pangyayari. Actually, hindi lang ako naaawa dun sa pamilya ni John Matthew Salilig at ni Ronel Baguio, kung hindi pati na rin dun sa pamilya ng mga taong sangkot sa pagkamatay ng dalawang victims na ito. Kasi itong mga sangkot dito, inalagaan, pinakain, pinalaki, pinag-aral ng mga magulang nila. Tapos magiging ganito lang sila. Kumbaga, yung dalawang biktima dito, binawi sa pamilya nila sa karumal-dumal na paraan. At doon naman sa mga sangkot, parang ang nangyari, ang pinalaki nila ay mga hayop. I'm sorry for the word. Pero kasi yung mga ginawa ng mga sangkot sa mga krimen na ito, ay mahirap nang tawagin pa na gawain ito ng isang tao. Let's all put a stop to hazing. Siguro hindi pa sapat yung takot nila sa anti-hazing law. Dahil reclusion perpetua ang parusa. Baka pwede nang ibalik ang death penalty for heinous crimes. Para lalong mas magkaroon ng ngipin itong ating anti-hazing law. At para din sa akin, dito sa mga fraternities na gumagawa ng mga ganitong initiation rites, mukhang hindi nila alam ang totoong kahulugan ng salitang brotherhood. Ang pagkakaalam ko kasi ang brotherhood, it brings out the best in you. Kumbaga, sa isang samahan, na ipapakita mo yung potential mo at natutulungan ka na ilabas mo yung mga potential mo. At hindi yung klaseng brotherhood na kung saan binubugbog ka, pinapahirapan ka, para lang maging kasapi nila. And let's hope na mabigyan ng hustisya ang nangyari dito sa dalawang hazing victims na ito. At sana mabulok sa kulungan ang lahat ng sangkot dito sa karumal-dumal na krimen na ito.
At doon naman sa fraternity'ng Tau Gamma Phi, na ngayon ay parang tahimik pa rin tungkol sa mga issue na ito, na kung saan dalawang miyembro nila ang nasawi dahil sa kanilang initiation rites. I hope ibubuhos nyo ang lahat ng kaya nyong gawin para makipagtulungan sa ating mga authorities para madakip itong mga miyembro ninyo na mga mamamatay tao. And this is all for now, mga kaibigan. Malungkot man itong mga nangyari dito sa mga biktima ng hazing, but still, I wish you all a peaceful and relaxing weekend ahead of you. Ingat po kayo lagi, and God bless.